Sa iba pang balita, naniniwala ang isang mambabatas na hindi dapat magpadala sa pressure ang pamahalaan ng Pilipinas sa Kuwaiti government para alisin ang deployment ban sa pagpapadala ng domestic workers sa bansang Kuwait. Ito ay matapos maglabas ng suspensyon ng entry visa ang Kuwait. Dahil dito, apektado ang halos 1,000 OFW na magtatrabaho sa Kuwait ayon sa pinakahuling statement ng Department of Migrant Workers. Ang malaking bahagi ng mga apektado ay ang mga domestic worker at iba pang mga manggagawa sa ilalim ng service sector. Ikinalungkot naman ni OFW Party List Representative Marisa Del Mar Magsino na nauwi sa wala ang paghahanda ng mga Pinoy na nais magtrabaho sa Kuwait. I'm saddened dahil sa nangyaring stranded ng ating mga mahal na OFWs sa papuntang Kuwait. Nabigyan naman ng katiyakan ang pamahalaan na may matatanggap na ayuda ang mga OFW na nakatakda ng lumipad papuntang Kuwait pero hindi na matutuloy dahil sa visa suspension. Umaasa naman ang DMW na mareresolba ang visa suspension ban ng Kuwait sa lalong madaling panahon. Dahil dito, mungkaya ng OFW Party List Representative na subukan naman ng ating mga kababayan ang ibang bansa gaya ng UAE, Japan, Hong Kong at Singapore na bukas sa mga manggagawang Pilipino at tiyak ang kaligtasan nila. Ngayon yung mga kababayan natin na talaga naman naghihintay ng mga iba't ibang trabaho na pwedeng pasukan nila sa Kuwait, huwag muna ho kayong mag-hope sa ngayon. Kasi malabo po yan. Ang gagawin po natin, makikipagtulungan tayo sa DFA, DMW, sa ating OFW party list, ay magsusumingasig na mabigyan po kayo ng employment sa ibang bansa, kagaya ng UAE, Hong Kong, Singapore, Japan. Kasi ito po ang mga siguradong hindi po kayo mapapahamak at walang ganito na mga ban sa ating mga visa. Samantala, may pakiusap naman ang OFW party list sa mga kababayang Pinoy na magtatrabaho sa UAE na iwasang maging illegal worker. Ngayon po, pagdating po dito sa mga kababayan natin, sana po dumarating sa atin mga recruitment agency sa mga employer pala na kagaya sa UAE, 1,000 ang kailangan nila every month. But ang kanila pong sentiment ay kung nakapagbigay na sila ng kumpletong visa, working visa, nabigyan na ng housing, naiayos ng kanilang living condition sa UAE, sila naman po ay pag na-offeran daw ng kaunting dagdag sa salary, ay lumilipat. Ang kawawa po, yung mga kapatid nating OFW, nagiging illegal sila. Kasi yung working visa nila, nasa dating employer, kung saan sila ang nagpapunta sa kanila sa UAE. I can connect. Ang OFW party list ay may direkta pong pakikipag-usap kasi ang employer pumunta mismo sa opisina natin sa Congress para magpatulong. So yung pong gagawin natin, ganun din po sa Japan. Marami rin po naghahanap sa atin na mga makakapagtrabaho sa Japan. Ganun din po ang mga nurses sa Europe. Let us know. Ibigay niyo po ang inyong mga profile. At kami po ay tutulong kagaya po ng DMW, hindi po magpapabaya ang OFW party list. Samantala, mungkaya naman ni Pangasinan 3rd District Representative Rachel Arenas na ipatupad na ng pamahalaan ng total ban sa pagpapadala ng mga OFW sa Kuwait dahil heinous crimes at hindi makataong pagtingin sa mga migrant workers. Iginiit ni Congresswoman Arenas na hindi dapat magpadala ang gobyerno sa pressure ng Kuwaiti government sa halip ay magpatupad ng complete deployment ban ng Pilipinas sa Kuwait hanggang sa pumayag silang makipagdialogo sa Pilipinas na matitiyak na magiging maayos at ligtas ang kondisyon ng mga OFW.